Magandang araw mga kabatas natin. Ako si Attorney Libayan ng batasnatin.com. At nandito ho ulit ako para ho bigyang linaw yung mga isyung legal na nababalot sa mga pangyayari sa paligid natin. Nakikita nyo po ngayon sa videong ito ho, dito sa bandang kaliwa ho ay isang ad na naghahanap para sa isang gaming video editor. Ito ho ay isang ad na nilabas ho ni Zenpro. Isa ho siyang streamer, no? Isa ho siyang gamer. Ngayon, ito hong ad na ito ay nakakuha ho ng maraming hate ho sa social media. No? Dahil daw ho sa pambabarat na ginawa ni Zenpro sa pagbabayad lamang ng 200 sa unang tatlong video, no? Napapagawa niya at saka 300 to 500 daw kapag maayos daw yung trabaho at nagduloy-duloy silang dalawa. Ngayon, marami hong nag-PM sa akin. Ang katanungan ho nila, may nilabag po bang batas itong si Zenpro sa paglalabas niya ng ad na ganito? Kaya ho, ganun kadami yung mga bashers sa kanya, no? Dahil lang dito. Alam nyo ho, ang simpleng kasagutan dyan, eh, wala ho siyang nilabag na batas. At sa tingin ko ho, no, tama na rin ho yata siguro yung nakuha niya ho. Itigil na ho natin yung wag sa cyberbully ho sa kanya. Kasi nga ho, syempre, kawawa naman ho yung tao. Hindi naman ho talaga masama na maglabas ng ad. No? Actually, ito, yung ad na ito, pwede naman ho, naman na pag nakita nyo, scroll down nyo lang, wala na hong issue. Kaya lang ho, lumaki ng lumaki, at naging malaking problema ho, lalong-lalo na ho kay Zenpro. Pero wala ho siyang nilabag na batas dito. Yung pagbabayad niya ho ng 200 pesos per video, no? Eh, pwede hong maging legal yun sa batas natin. Bakit ho? Pinatawag ho kasi, yung mga ganitong klaseng trabaho na binabayaran o paid by fees o tinatawag nila fees. Ano mo? Sa batas natin ho, hindi ho necessary na magbayad ka automatically sa pamamagitan ng minimum wage. No? O yung basehan mo ay yung minimum wage lang. Ang sinasabi ng batas natin, pwede ka naman magbayad ng tao, no, pamamagitan ng fixed rate, no, pamamagitan ng kahit anong terminology o kahit o kunwari gusto mong i-term na commission yon, no, wala akong problema. Ang importante, hindi ho ito bababa sa minimum wage. No? Ngayon, kung 200 per bid ito, tapos nakakagawa ka naman ng 300 per, nakakagawa ka ng tatlong video, ano ho, sa isang araw. So, 600 na ho yun. Pasok na ho yun sa minimum wage natin. So, wala pa rin ho siya na-violate. Kaya lang, ang no problema ko kasi ng mga tao nito, parang hong masyadong mababa o barat siya doon sa offer niya, doon sa mga tao. No? O doon sa mga video editors. Ano ho? Pero tandaan ho natin, yung mga ad ho na ganito, offer lang yan. Pwede naman ho kayo, kunwari nakakuha ko yun ng ad na ganito, pwede naman ho kayo mag-PM sa kanya at humingi ho kayo ng mas mataas na sa. Pag hindi ho kayo pinagbigyan, o di hayaan nyo na ho at huwag nyo na ho pagulan. Di ba ho? Ganun talaga. Ako ho, share ko lang ho yung experience ko. Ako rin ho, bago ako naging abogado, ang dami ko hong trabaho na pinasok. Isang trabaho ko rin ho ay ang maging freelance. Gumagawa rin ho ako dati ng website, no, at saka nagdi-design ng graphics. Bukod dyan ho, nagtrabaho rin ako freelance bilang isang online teacher, English teacher. So, naiintindihan ko ho na doon sa usapan na ganito, eh, kailangan mag-agree muna kayo para bago kayo magtrabaho. Eh, kaya nga ho, wala talaga siyang bilhin na pagnabatas. Pero, yun nga ho, ang pag-uusap ko sana, di ba? Huwag na ho tayong magkalat ng hate o sama sa internet ho. Eh, tigilan na ho natin yung
yung pangungutya dun sa taong nagkamali. Kasi lahat naman yung taong nagkakamali. Eh, yun lang po ang aking may sasagot dun sa mga nagtanong kung may na-violate siya ng batas. Wala ko siyang na-violate ng batas dahil ito lang ko ay offer para sa akong trabaho. Actually, hindi pa nga natuloy na mayroong kumuha. So, ibig sabihin nun, eh, wala pa rin siyang binayaran na ganyan at walang issue kung nagbabayad ba siya ng tama o hindi. Ano? Ayun ho. Kami ho, sa batas natin datong ho pala ay nagbibigay ng libreng payong legal. No? Araw-araw ho yan. Ano ho, sana lang po, eh, mag-subscribe kayo sa aming YouTube. No? youtube.com/c/batasnatinlive. No? O search lang ho yung batas natin doon sa YouTube. Mahanap nyo na ho. At saka yung Facebook naman ho namin, eh, facebook.com/batasnatin. No? Search nyo lang yung batas natin yung Facebook. I-like and follow nyo ho. Meron kami regularly free legal advice ho araw-araw. No, ina-announce po namin. Ngayon ho, inaayos po namin yung tamang schedule. Nag-experiment pa ho kami. I-follow nyo lang ho kami para ho malaman nyo yung aming schedule sa araw-araw. Maraming salamat ho. At ako ho, si attorney ni Bayan ng batas natin at kung saan ho may liwanag na nagbigay ako sa mga katanungan.